water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa salita ng Diyos. Paano ba natin pinaghahandaan ang banal na misa sa buhay natin bilang Kristiyano? Sa pagtanggap ba natin ng katawan at dugo ni Kristo, tayo ba ay daluyan ng kanyang pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan sa kapwa? Nagbibigay buhay ba tayo sa kapwa natin? Ngayon po ay ating paglilayan ang mabuting balita para sa kapistahan ng Corpus Christi. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, 'Ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, hinawakan ni Jesus ang tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad na ang wika, "Kunin ninyo, ito ang aking katawan." Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa lahat. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang imno at pagkatapos, nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sa pagdiriwang po natin sa kapistahang ito, ang Corpus Christi, ipinapahayag po natin ang ating pananampalataya na tayo ay kumikilala sa presensya ng Diyos sa banal na Eukaristiya. At atin ding ipinapahayag ang ating pagkilala na si Jesus ay nananatili sa bawat isa sa atin as baptized into His body, the Church. Sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya, tayo ay nakikibahagi ng kanyang misyon. Ang tanong, ano ba ang misyon ito? Our mission is to bring this world back to God in and through Jesus Christ. In this celebration of the Solemnity of Corpus Christi, maliwanag na ipinapakita sa atin ni Jesus ang pag-alay ng kanyang katawan at dugo in the context of His ultimate passing over from death to life. His gift of the Eucharist is an ongoing expression of His total gift of self. Kaya nga, when we partake His body and blood, we also participate in His Passover. Sa banal na Eukaristiya, buong puso nating ibinibigay ang buong pagkatao natin, our total self, at buo din nating tinatanggap ang buhay na walang hanggan.
During the marriage vows, the couple offers the gift of self to one another. At panibagong pagkatao ang nagaganap sa kanilang pagsasama. Panibagong buhay ang siyang magaganap sa bawat isa sa kanila. Eucharist is Jesus' ongoing gift of self to us. Dapat rin nagkakaroon ng pagbabago. Marapat lamang na sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. At ito rin ang mag-uudyok sa atin na gawin siyang bahagi ng ating buhay, hindi lamang sa panahon ng kagipitan, kundi sa lahat ng panahon. Hindi lang dapat magtapos sa loob ng simbahan ang pagtanggap natin kay Jesus. Nararapat na dalhin din natin siya sa ating tahanan, sa ating opisina, sa paaralan at sa lahat ng sulok ng mundo. Hindi natin pwedeng sabihin na tinanggap natin si Kristo kapag hindi nakikita sa atin ang presensya ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na tinatanggap natin si Kristo kapag hindi dumadaloy sa atin ang pag-ibig, pagpapatawad at kapayapaan. Hindi natin pwedeng angkinin na tinatanggap natin si Kristo kapag sa buhay natin hindi tayo nagbibigay buhay sa kapwa. Kaya sa bawat pagtanggap natin sa banal na komunyon, habang naririnig natin ang pare na nagsasabi, katawan ni Kristo, sana higit pa sa salitang amin ang ating magiging tugon. Sa katunayan, tayong mananampalataya ay tinuturing na katawan ni Kristo, buhay na patutuo ng kanyang paghahari at pakikisalamuha sa tao. As we receive the bread of life, let us become what we consume. Sana tayo ay siyang magbibigay buhay sa ating pamilya at sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming mapagmahal, gabayan niyo po kami sa landas ng pagbabago upang kami ay daluyan ng iyong pag-ibig, pagkakaisa at pagmamahal. Amen. Mga kapatid, atin na pong napagnilayan ang salita ng Diyos. Ako po si Father Jerome Ponce, Parish Priest ng Our Mother of Perpetual Help, Santa Fe, Nueva Vizcaya, na muling nagpapaalala, huwag tayong maging mga tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Isabuhay natin ito at ibahagi sa kapwa.